Hello, Tony. Yes, may you are Mina Enriquez. Tama? Yes, attorney po. Yes, yes po. Oh, ikaw yung naka-face mask? Opo, ako po. Oh, oh ikaw yan. Oh. Yeah, so may know your location? Riyadh, Saudi Arabia po. Riyadh, Saudi Arabia. So anong problema po natin? Opo. Natanong ko lang kasi nag-file ako ng annulment para dun sa husband ko. Saan naka-file? Ano po? Cavite po. Cavite. So ano ng status ng kaso mo? Sabi po nung attorney na naghahawak, uh-huh. ano siya, nung February pa, tapos yeah. na yung hearing. Maghihintay na lang ng court decision. Pero yeah. Tapos ng hearing kasi, ang respondent, normally sa under the new rules, pagbibigyan pa yan ng procedure, pagbibigyan pa yan ng opportunity to respond or to oppose yung tinatawag na respondent's evidence. So kung hindi naman nagbibigay, so may schedule ng hearing yan, respondent's evidence ang tawag dyan. Pagkatapos dyan, magsasubmit na kayo ng tinatawag na memorandum. Then the court will decide based on the pleadings that you submitted to the court. Nagawa na ba yan? Hindi pa? Opo, pero sabi, nagawa na po. Sabi po kasi nung attorney na naghawak nung case, hindi naman daw po yung ex-husband ko. Kaya wala na. Maghihintay na lang ako ng court decision. Pero yung question ko, alam ko maghihintay tayo ng court decision. But my question is, nakasubmit na yung kalaban, may schedule na ba for the respondent's evidence or wala pa? Wala pong sinabi yung attorney. Okay, kailangan mo malaman kasi nakalagay po yan sa batas na after nyo mag-submit ng mga evidence, pagbibigyan ang ex-husband mo ng opportunity to submit also his evidence. Mm. So yun ang first question ko, kung nakasubmit na ba ng ebidensya ang asawa mo or hindi pa. Ah. So may schedule yan eh. So nakasubmit na ba o hindi pa? May tinatawag. Tanungin mo yung abogado mo. Tanungin mo yung abogado mo kung nakasubmit na ba kayo ng tinatawag na respondent's evidence. Ah, okay po. Okay ha? Po. Okay? Okay. Hello, thank you. Bye-bye. Mina, hello, okay po. Mina okay Enriquez po. From thank you po. Saudi thank you, Arabia. Okay, next. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203 and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 and pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.